Good day po. Welcome to my channel, OFW si Jun. Ayan, OFW si Jun. Ito po. Ngayon po, una ko pong video to. And ngayon po, ang pag-usapan po natin ay ang tungkol sa pag-abroad. Tungkol sa pagtatrabaho ng abroad. So, ang mga katanungan po ay, why you work abroad? So ngayon po, sa mga single, nag-interview po ako sa mga iilan ng mga tao, mga single, married, separated, like that. So may mga na-interview ako, sabi na para supportahan ang kanilang mga pamilya. So bali supportahan ang mga pamilya, tapos para na rin makatulong sa mga expenses sa bahay. So expenses like mga bayarin ng kuryente, bayarin ng tubig, bayarin ng kuryente, bayarin ng tubig, bayarin ng bahay, lalo na sa mga cities, sa mga syudad, kasi yung syudad talagang bihira lang ang may ari ng lupa, so kailangan mo talagang magrenta, so, tas medyo mahal-mahal din ang renta ng bahay. Isang-isa pa po is para makapagpahinga din po ang kanilang mga magulang, kasi ako dati naawa din po ako sa mga magulang ko, kaya nag-aano talaga ako na magtatrabahong abroad. Para makapagpahinga din sila ng konti kahit paano. Kasi ngayon, ang isa din sa rason is para makatulong, para na rin po mapaayos yung mga bahay, lalo na po yung nasabi ko kanina na nagririnta po ng bahay. Tapos makabili na rin po ng bahay at lupa, lalo na sa mga kung pwede dyan sa probinsya, ganun. Kasi ang probinsya kasi medyo mura-mura lang yung lupa doon. Tapos para po sa mga married, para po sa mga may asawa, ayan! Ayan, dalagang Pilipinas ito ba? Ayan o! Oh. Yan po yung baon nila o. Oh. Sarap ang kain ni kabayan o. Oh. Kain tayo! Kaya nga hindi po mapaya. Meron na tayo! Ikaw po. Ikaw po ka ba yan? Bakit po kayo nag-abroad? Para kailangan. Ikaw po ka ba yan? Siyempre, ganun din. Pero, parang experience na din. Yeah, na makapunta ng ibang lugar. Malaman kung ano yung culture nila. Sa awa ng Diyos naman, nakaamo ng medyo magandagan kayo. Ikaw po! Ako? Dalagang Pilipina! I-edit mo yan! I-edit mo yan! Ah, sige po! Ako? Hanap ako ng forever! Forever! Wala ko! Sana makahanap ako sa forever! Sige, maghanap tayo kay forever! Okay! Ikaw po ka ba yan? Ako na! Nagapot para sa anak ko! How much? Wow, congrats! Ikaw mo ka ba yan? Para sa baby ko, dalawa. Ito mga kabayan natin. Dipo, salamat po! Para support sa mga asawa, ang pinakaunang sagot po nila is para sa pamilya. Ikaw po ka ba yan? Naihan sa hirap yung pamilya ko, yung anak ko. Ayos naman po dito sa Kuwait. Wow, maganda. Para sa mga anak na mabigyan ng tamang edukasyon at di gaanong mahirapan sa pagdating ng panahon at maghanap na ng trabaho. Yun po kasi ang talagang tumatak po sa isip at puso ko na talaga pag nag-aabroad pala talaga ang ina, ang anak po talaga ang kanilang unang iniisip. So bali pangalawa na lang po yung siguro asawa, no? So mga may asawa, yung asawa dyan sa Pinas, wag lang kayong magselos, alam niyo na. Ngayon po, at para na rin po makakabili at magkakaroon ng sariling bahay at lupa, kung ito'y nakatira man lang sa sinasabi ko dati kanina
na nakikitira, lalo na yung mga may asawa na nakikitira lang po sa biyanan, di kaya nagririnta. Kasi po pag nakikitira po tayo sa mga biyanan, parang nahihiya po tayong gumalaw-galaw, ganyan-ganyan, iba ka ano pang sabihin ng ibang tao. Kahit sabihin ng biyanan natin, dito ka natumira kasi ganyan, may mga rason din, magandang rason, parang gusto nyo na magsiparit talaga. Yun din po kadalasan talaga ang mga rason ng mga tao, ng mga may asawa. Yun po sa mga may sarili ng mga tahanan, para yun po makakaroon ng sapat na pagkain ng pamilya. Kasi alam naman natin po sa Pinas ngayon na ang Pinas talaga ngayon medyo mahirap eh. Medyo mahal-mahal na yung mga dinibig. Hirap na po talaga ang bilhin ng mga pagkain. Kaya yung iba nagtitipid-tipid. Kaya ang isa sa mga rason nila is kailangan ko mag-abroad kasi para mapagbigyan ko kung anong mga hinihingi ng mga anak ko, mga anak nila. At para na rin po, yun nga po kanina, para matustusan ang mga pangangailangan ng mga anak. Kasi ito talaga ang pinakarason, lalo na sa kahirapan ngayon, ang pinakarason talaga is para masuportahan ng mga anak at makapag-aral ng maayos. At yung iba naman, parang lahat talaga ang pinaka number one is para sa mga anak, mapag-aral, mapagkain, mapagbigyan ng sapat na pangailangan yung anak, at magkakaroon din po ng konting negosyo. Kaya ito po yun ang mga rason kung bakit tayo nag-a-abroad. At meron pa ang iba, matatawa po kayo kasi meron po ako na-interview na naghahanap din po sila ng kanilang mga partner in life. So like, mga naghahanap po sila ng kanilang mga forever. Kapo kabayan. Naghahanap ako ng forever. Kahit na sinasabi nating walang forever. Kahit na ako single pa rin ako hanggang ngayon. At yun nga, medyo naghahanap din ako. Baka meron kayong mga i-recommenda dyan, bigyan nyo sa akin. Day joke lang. At yun na nga po, yung mga ganun na once na mag-abroad, yun mga rason kung bakit kayo nag-abroad. At kung meron man ho kayong maidagdag na mga rason kung bakit kayo mag-abroad, please comment below. And para mai-airi po natin sa YouTube natin ang inyong mga rason kung bakit kayo nag-a-abroad. At yan lang po sa ngayon. Sa susunod po na pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa pag-iipon. Tungkol sa pag-iipon. Dahil marami pong rason. Dahil isa na nga po yun dun sa mga rason kung bakit tayo nag-a-abroad. Kasi iba na pong pag-ano dun. Ibang usapan na yun. Kasi marami kang gagawin, marami kang sakripisyo pag nandun. At marami po tayong pag-uusapan tungkol po dyan sa mga pag-iipon na yan. At yun lang po sa ngayon na pag-uusapan po natin yung bakit po kayo nag-a-abroad. At sa susunod po, pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa pag-iipon. Kasi ang pag-iipon po talaga ay maraming sakripisyo, maraming gagawin para tayo makapag-ipon. And salamat po, God bless, and bye!